nabin. Sa kapwa, servisyo totoo para sa masa. Huwag matakot sa ma-impluensya. Simbigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program. Bigwas ito ang sumbungan ng bayan. Programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan. Ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile, magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to, ikay bibigwasan. Kahit sino ka man at kahit saan ka man, isisiwalat ang kalokohan. Walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama, ikaw ay pagbibigyan. Dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi, at hindi ka na maaapi. Sa ating bayan, ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan. Programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Anong oras na? Ang oras po natin mga kabigwas, alas 10:12 na po ng umaga. Tuloy po tayo kagad mga kabigwas. Ito na ang programang walang aatrasan, walang kinakampihan, lahat ay haharapin. Programang bubuksan ang inyong saradong isipan. Programang magmumulat ng inyong mga mata sa katotohanan at isisigaw ang mga hinaing ng bayan para sa mga nagbibingi-bingihan. Ang tutuwid sa baluktot bigwas ni Tommy Abile. Lunes hanggang Biyernes sa DWOK FM 107.9, ang Bigwas Station. Bigwas! Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Martes. Ano, pizza 11 ng Oktobre. Po'y bumabati sa lahat ng mga taga-subaybay, lalo na po dyan sa ibang bansa. Ha, lalo na dyan sa Germany, USA, ay kumusta na kayo dyan ha? Yun, yung mga nasa ibang, lalo na dyan sa Japan, Tokyo, Japan, Ohio, USA, ayan, California, kung saan man po kayong dako. Magandang gabi po sa inyong lahat. At doon naman sa gitnang sigilangan, magandang umaga po. Ganon din po sa bandang Hong Kong, Taiwan, Thailand, at ganon din dyan sa Malaysia. Uy, nasa Japan ha, magandang umaga din sa inyong lahat. Yun na, alam nyo naman po na pagdating ng ganitong oras, talagang magkakasama tayo. Kaso lang, medyo na-late ako konti dahil nga sa... Siyempre, naghahanda pa ako ng topic ko. Oo, alam nyo naman, tsaka hinahanap ko pa to Amerikana ko. To Amerikana ko kasing ito. Ay, matagal na ito bago pa ako dumating ng Palawan. Daladala ko na ito. Hindi ko to masuot-suot mula noon kasi... Kapag sinuot ko nga ito, ang itim ko baka magmukha akong anino. Kaya hindi ko to suot-suot lagi. Lagi ko sinusuot yung gray para lumutang ako. Oh, di ba? Kasi baka na, may nag-isip na kasi na mula nang mag-birthday daw ako, nagkaroon ako ng Amerikana. Di ba naman nagregalo ng Amerikana na to si Angie? Akin po ito, matagal na ito. Katagal-tagal ng Amerikana nito. Nagantay lang kasi ako na pumuti. Hindi talaga ako pumuti. Kaya ginawa ko, kinapalan ko na lang yung makeup ko. Tapos yung spotlight, kahit mainit, pinatututok ko na sa akin para makita ninyo ako. Alam niyo naman po,
Ay, talagang kaya itong aking Amerikana, huwag niyong i-issue, ha? Kasi tinututok lang ang spotlight sa akin, kaya nakita niyo ako. Kaya sabi ko, nangarap kasi ako pumuti. Kaya nga bumili ako ng ano ba yung glutathione ba yon na puting sabon. Ayun, sabon na puti yun eh. Na talagang sabi nila isang linggo na talagang ikuskus mo, ibabad mo pa yan 20 minutes pag ikay naligo. Binabad ko nga. Ay, sabi ko, pagdating ng isang linggo, yung mismong sabon ang umitim. Natalo sa kulay ko. Hindi ako pumuti. Ang sabon ang umitim. Ha? Kaya, huwag niyong pansinin yung aking Amerikana. Okay. Binabati ko muna po ang ating mga nakasubaybay ngayon. Ha? At, ito, at unahin ko muna ito. Ay, sabi nga dito ni Walang Iwanan. Ay, kay Isabelita Alonso ng Italy. Magandang, ano ba, gabi ba sa inyo dyan? At ito si Marilyn de la Cruz ng Laor, Nueva Ecija. Magandang umaga po. Norman Angni. Ayan ha. Mula sa Mauritius. Ano kayang lugar yan? Mauritius. Norma Angni. Kung sa Bisaya, paano yung Angni? Ingna. Ayan ha. Yun. At ganun din kay Yabs and Yabs ng Saudi Riyadh, ha? Ganun, nanonood po sila ngayon diyan. At siyempre, binabati ko rin po si Lumin, yeah, onti ng Milan, Italy. Yan ha, si Lumin. Ganun din si Ate Chat ng Rome, Italy. Ha, mula kay Rex Jason naman, sabi niya mag-ingat kalagi sir, lalo na sa babae. Ay, ako, wala po akong pagdating sa babae, wala man pumapatol sa akin babae. Kasi takot daw sila madamay. Mayroong inirepair sa akin, may pinakila, ay gusto nga nilang dalhin sa akin. Yung 18, ayaw ko kasi hindi pwede. 18, ha, 18, siyaman po kabilaan ang suso. Kaya ayaw ko. Hindi pwede. 18 nga, suso. Siyaman, kabilaan. Ayaw ko. Ayan ha. At ganun din po kay Dan Chan, Brother Travelers ng Pampanga. Ito yung bagong vloggers na nag-ano din sa atin. Nagkukulab. Binabati ko rin ang Team Kuling. Coach Oli. PJ. Si Chris Olo, yan ha, mga binabati ko yan. Yung mga magagaling na mga ano yan, may mga prinsipyo yan. Ha, isama na natin si Jake Magnus, ha? Na pinagkamala na ako rin daw yun. Ayun. Yan, lalo na si Kayla Gomez ba yun? Eh, hindi kasi. Maglagay ka kasi ng picture mo, Kayla Gomez. Huwag kang magtago para hindi ka mapagkamalan. At ganun din si Tolitz Mangyan, vlog ng Dubai. Ha? Si Tolitz sa Mangyan ng Dubai. Okay, Joy Valencia. Sabi niya, Joy Valencia Gilo. Las Vegas, Nevada, USA. Nanonood siya ngayon. Ganun din kay Riding Bottle MacRitz. Riyadh, Saudi Arabia. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Gabi na ba o madaling araw? Okay? At paalala ko lang po ha, doon sa mga nagbigay ng tulong, doon po sa ating pong fundraising doon sa, para doon po sa carbon dating, abang-abangan ninyo, konti lang, hindi ko pwede ilabas, baka bantay yung mga kaaway ba eh. Talagang, abangan lang ninyo. Meron ako i-interviewin kagad dito ha. Abang-abang lang kasi alam nyo na ang mga demonyo nasa paligid, mahirap na mabantayan ng aming mga kilos. Ha? Baka mamaya biglang gapangin. Baka mamaya kung ang result doon sa DNA 99.99%, baka pagdating doon sa aming gagawing proyekto, magiging 200% pa. Di ba? Nako, delikado. Okay. Doon po sa mga tumutulong po ng yung nagpapadala ng tulong para doon sa carbon dating,
Mga kababayan, alam ko namang nanonood kayo, nakikinig kayo ngayon. I-trace ninyo kung na-receive namin dito. Pag hindi po, kunin po ninyo. Ang dami po na hindi po talaga na-receive. Sa totoo lang. Lalo na ang higpit nila. Ayaw nilang ibigay pag walang sender. Ngayon, kahit may sender na nga, hinahanap pa nila yung confirmation galing sa message. Eh, ako hindi naman ako pwedeng magdi-display matagal doon sa mga kalsada. Alam naman ninyong mukha ko, eh hinahunting dahil endangered na nga. Di ba? Kaya, huwag ninyong pabayaan maglalanta doon sa mga gilid ng kalsada para mag-withdraw. Kaya, eh, pag pumunta kasi ako sa kanilang mga phone shop na yan, eh, hindi ako masyadong nagtatagal. Bagamat may mga kasama tayo, ano, na nagbabantay. Eh, hindi ako pwedeng magtagal. Eh, ang daming chichiboriche. Kaya kung, ano, kunin po ninyo. Masayang, mapupunta lang po yun sa phone shop. Totoo lang po. Maganda talaga kung diretso sa GCash or sa bank account. Ano? Okay, maraming salamat po. At, ay, pinananawagan po. Ah, atin mo nang batiin si Libra T. Dai, July, ha? Ay, atin mo muna pong binabati dahil nanonood siya ngayon. Sa Bantay Gubat. Ah, Bantay Gubat, Bantay Dagat. Ano pang pinagagawa nito? Dito po sa Palawan, sa Puerto Princesa, sinisulduhan kayo ng ating gobyerno. Ano bang ginawa ninyo? Na nagpapakintab ba kayo ng inyong upuan? Mga pare koy, ano nangyayari? Napakalakas daw ngayon ng kompresor sa takduan, maging dyan sa dagat ng siksikan. Napakalakas ang kompresor. Anong ginagawa ninyo? Baka nakinabang din kayo dyan. Ha? Wala ata kayong accomplishment. Mga bantay dagat. Ha? Ay, kapag bagong administration, magsilayas na kayo. Wala pala kayo kwintay. Mga kabigwas, ang atin pong... ayun ha, at... ang atin po ngayong topic, ito ang topic natin. Basahin natin ang topic ngayon, mga kabigwas. Yan ha. Milyong piso na kinasasangkutan ni Damasco, close na ba ang kaso? Ayan. Abangan ninyo. Maganda to. Media sa Palawan na nakipaglaban sa katotohanan ay may pinagtutulungan ng kapwa media para masadlak sa kulungan. Ganun dito. Kaya, sino pa ang magiging kakampi ng ordinaryong mamamayan? Ilan na po ba ang mamamahayag na pinatay dito? Dalawa, puro mga hard commentator yun. Yan. Ngayon, sabi nila, pangatlo daw ako. Eh, kung papayag si Satanas, may ambisyon pa naman ako, agawin ko trono ni Satanas. Kaya si Satanas nervyoso. Sabi ni Satanas, unahin daw nila yung amo ninyo. Surot kayo. Okay. Mga kabigwas, atin muna pong bigyan ngayon ng pansin. Ito pong nangyayari po dito sa Palawan. Ilan po ba ang nanonood? Kasi sa lagi silang pinagmamalaki nila sa atin. Ay, technician, tingnan mo nga kung ilan ang nanonood kasi sa lagi nilang sinasabi. Eh. Ayan, 2,208. Kaya sa kanila naman, napakarami. Talaga eh, 200 piraso. Ayan ha. Lahat na kuminto, laban pa sa kanila. Hindi po sila nahiyaan yan. Kung ako may-ari ng ganun, tanggalin ko Facebook ko. Oh. Hindi na ako magpi-Facebook, hindi na ako magpo-post. Eh, aawain ka pa naman eh. Ikaw yung magpo-post, ikaw yung awain. Ay, hindi na. Oh, di ba? Okay. Dito naman, galing kay Gracia Pigal. Ang sabi niya, 2,200. Sa Maluilisa Corpus. Good morning, Sir Tommy Abile. Salamat. Sabi naman nila, Martakson. Yap, tama. Monitor. Ngayon, nambilis eh. 2,800. Sabi niya, ni CC. Okay. At si Merlina Nangit. Daw, natatawa. Okay. Sabi naman ni Ridanti Labay. Watching from Frankfurt. Germany, Frankfurt, Germany. Nasaan na yun? Nawala. Oh, yun. Nasa taas. Oh, makyat. Nawala. Ayun. Pasensya na kayo. Nawala. Yan. Yan. Okay. Ayan. So, sabi naman ni Antay, sabi niya, Dan, Antay, Lod, lang ang bandira bias. Okay. Ito si Arula Barua. Ako din nagkukulab sa iyo. Hehe. Oy, nagkukulab. Salamat ha, sa inyong pagkukulab. Walang problema sa pagkukulab basta para sa katotohanan. Okay, atin na pong bigyan ng pansin. Bakit ko po nasabi
na yung milyong kinasasangkutan ni Damasco na so, kung saan ay siya ay maraming pamilya dito sa Puerto Princesa, Palawan, ha? Buong Palawan 'yon. Maraming pamilyang nagbigti, maraming pamilyang nagpakamatay, maraming pamilyang naghiwalay dahil sa scam na kinasasangkutan dito pa sa Palawan. Ito po mga kabigwas. Bigwas. Mariin na itinanggi ito ni Councilor Damasco. Naging Councilor pa. Mayroon kasing nauuto eh. Maraming naluko. Maraming naguyo. Bigwas. Bigwas. Yan ang problema sa inyo. Nagpapaguyo kayo. Ang akala kasi ninyo, kayong mga butante dito, huwag kayong magpapadala sa pera. Kunin ninyo yung pera tapos ibuto ninyo kung sino yung dapat nararapat. Huwag yung ganun na utang na loob, dinanggap po 2,000, 3,000, buto nyo na. Huwag ganun. Isipin ninyong kinabukasan ng ating bayan, ng ating syudad. Kaya dapat ninyo isipin ng maigi. Huwag yung buto ng buto. Akala ninyo ang binuto ninyo ay tao. Hindi. Maligno po yan. Mga kabigwas, sa nangyayari dito, anong nakaraan, napakaraming nagpatiwakal, maraming naghiwalay. Bakit? Dahil sa scam. Saan ang gagaling ang scam? Nandoon sa Kabisayaan galing. O kita nyo, pumasok dito. Hanggang sa sako-sakong pera ang nahakot sa mga tao rito. Sinundo pa, sinakay pa sa isang chopper o helicopter. Magaling mag-imbestiga itong si Councilor Damasco Kuno. Hoy, Damasco, makinig ka. Baka hindi ba, pingutin ko yung ilong mo. Sige ka. Magaling kang mag-imbestiga, pati kay Jubilin. Pinasok mo, may patayo-tayo ka pa doon. Ha? Di ba? Patayo-tayo ka pa. Yeah, alam ni Liubert yan. Kasi tinuro niya kung saan nakalagay ang kalansay. No? Nakatayo pa siya. Akala ko nga, nakaupo eh. Kasi nakaupo lahat yung katabi niya eh. Ngayon, mga kabigwas, ikaw magaling ka kamong mag-imbestiga. Pati nga yung pagkamatay kay magkamit, pinangungunahan mo ang kapulisan. Dahil nakasandal ka kasi sa isang politikong gahaman dito. Ngayon, magaling ka mag-imbestiga. Bakit hindi ninyo nilabas kung kaninong chopper yung kumuha ng sako-sakong pera dito sa Palawan High? Diba? Yung scam na yon. Dapat nilabas ninyo. Kanino bang chopper yon? Kahit sabihin nyo inarkila, sabihin ninyo, bakit hindi ninyo nilabas? Bakit tila'y tahimik lahat hanggang korte? May nakasuhan na ba? May nakulong na ba? Wala. O diba? Hanggang sa lumabas na ikaw, Eugene Damasco, na kinikilalang councilor dito sa puerto, nasangkot ka rin sa scam na yan. Bigwas! Tingnan ninyo ang itsura ni Damasco noon nang siya ay nagbo-broadcast pa dito. Labas nga yung kanyang ano, na habang hinihimok ang mga tao noon kasi kinukomersyal pa niya, scam naman pala, kaingot talaga eh. Hindi pa yung isa, yung mukha niya. Yan, tingnan nyo. Taas-taasan mo kasi yung upuan mo, Damasco. Yan mo, halos liig na lang tuloy nakita. Taasan mo kasi kunti. No? Eh, kahit na anong, kung taaming kukunin lahat talaga, makikita na yung upuan. Kaya medyo kapag umupo ka, taasan mo kunti ha. Ha, para makita mo hanggang dibdib. Eh, parang liig na yan eh. Ayon po dito po sa lumabas na ngayon sa mga sa social media, nakalagay pa diyan 1,602,000 pesos only. Ano nakalagay? Ah, Union Bank. Oh, nakalagay doon, bayarang komentarista. Ano paano kaya binayaran? Baka commercial. Ano? Kung kahit na commercial, alam mong scam yan, bakit mo kinomersyal? Di ba? Isangkot ka sa scam. Pero, tingnan natin, baka naman gawa-gawa lang yung chicken na yun. Ayan, ito na, maliwanag eh. Talagang napakaliwanag. Nakalagay dito, bank number 666.
Sana puro 6 ka na lang. 668. Oh. 1,602. Elgin Robert Damasco. Ano? Yan ang nakuha ni Damasco mula sa mga saan ba galing yan? Sa scammer ba yan? Oo. Ay, sa Super Saver, yung grupo dito na sinasabing scammer. Yun, galing sa Super Saver Company Limited. Yan yung scam na nangyayari dito. Ang daming na-scam niyan dito eh. Marami yan sila. Ewan ko ba, bakit para bang akabuti, nagsulputan dito yan bigla. Ang daming naghiwalay ng mga mag-asawa niyan dahil binuhos nila. Galing sa may Super Saver Company. Ito ba yung MSS? Iba rin yan. Iba rin yung MSS, ano? Ha? Iba rin yan? Kayong Super Saver, iba rin yan? O baka yan. MSS siguro. Ito yun. 1,000,000 higit, yeah, ang nakuha ni Damasco. Pero ang mga tao hanggang ngayon, iniluklok pa rin siya bilang counselor ng puerto. Napakaraming may nagbigti pa dito. Oh, may naghiwalay na magpamilya. Ang iba, sa totoo lang, ibininta ang kalabaw, bahay, lupa, i-invest lang. Sino po ba ang nakinabang? Di ba, Damasco, magaling kang mag-imbestiga? Bakit hindi mo inimbestigahan kung sinong politiko ang may-ari ng helicopter na kumuha ng sakusakong pera? Big Wash. Bakit? Bakit tahimik ang lahat ng investigador? Pagdating kay Liubert, tuturuan ninyo, sasaktan ninyo, paaminin kahit hindi totoo. Matagal nang nagkakaroon dito ng sabwatan sa Palawan. Takot lang ang mamamayan na ilabas ang katotohanan. Dahil alam nila na wala silang kakampi rito. Ako, hindi ako taga Palawan. Dumayo lang ako rito. Pero nakita ko ang kalagayan. Alam mo, alam nyo pa, nyo ba nang tanungin ako ng Gordon, saan bang affiliation ang gusto mong kunin? Sabi ko, either Cebu or Palawan. Sabi niya, taga Palawan ka ba? Sabi ko, hindi po. Kaya nga wala akong kamag-anak dito noon eh. Ngakat ngayon, wala naman eh. Bakit gusto mo ang Palawan? Dahil po nakita kong mayroong katiwalian. Dahil may isang broadcaster na humihit-hit doon na hindi dinidisiplina ng lokal na pamahalaan. Baka sakali matatamaan ko't magbago. Nagbago nga nung dati naka-t-shirt, ngayon nakahubad na ang buang. Napabago ko nga. Dati nakasakay sa sasakyan, naka-t-shirt ng stripe, ngayon nakahubad na. At least nabago ko rin. Yan ay sinabi ni Dewinding Itim ni Damasco. Hindi daw po yan ay nangyayari sa kanila. 10 years ago. Ha? 10 years ago. Elgin, alam ko namang makakarating sa'yo. Patulan mo to. Ano, sugal tayo. Patutunayan ko sa'yong 2020 lang yan. Nasa bandera na yan. Lalayas ka sa Palawan. Sige nga. Sagot. Nakarinig ba siya? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ha? 2019 to 2020, nasa iyo si Louie La Rosa. Ibig sabihin, kahit na nandiyadyaan sa iyo yan, kinukonsinti mo, Elgin Damasco. Hindi ka magandang huwaran na bilang serbisyo publiko. Nangguguyo ka. Pati yung iyong bago ngayon, yung sinasabi mong lingap na 5 piso,
marami na rin nagre-reklamo. Hindi, dyan matalino si Elgin Damasco. Marami pa akong ilalabas dito, pero tahingik si Elgin Damasco. Walang ginagawa na aksyon. Ni hindi nga yan nag... Kung talagang totoo kang public servant, magkaroon ka ng delikadisa. Eh ako pa yung binabanata nila, sasabihin niya kagad nila, yan! Kasi di ba gumawa kayo ng fabricated issue dito? Dahil dito kasi kapag kalaban ka, dalawa lang ang kaso mo rito para hindi ka makapagpiansa. Kakasuhan ka ng rape or tatamnan ka ng mga baril. Parang yung si yung vice mayor dati, si Marcaida. Saan ka makakita? Tamnan nila ng baril doon sa bahay, mayroong bomba sa loob ng bahay, nandoon yung mga anak, kung hindi ba mga ingot-ingot talaga, mga gunggong ba? Sinong ama na maglalagay ng bomba sa loob ng kanyang pamamahay? Di kung sumabog yan, di patay pati anak niya. Ang bububo. Pero dinadaan sa koneksyon, dinadaan sa sindikato. Maraming nagdudusa na hindi totoo. Si Montaño, Mayor Montaño ng Rizal, Palawan, biglang nagkaroon kasi kalaban nila nagkaroon ng kasong rape daw sa Cebu. Kaya kinuha siya rito. Sabi nung matanda, paano ako nakarating ng Cebu? E katutubo man ko. Dahil sa inyong grupo. Kailan nga, minsan nananalangin ako, hindi sa Diyos. Sabi ko kay Satanas, baka pwede mo na silang kunin. Kasi talaga sakit na sa ulo sa Palawan. Itong mga taong ito, magaling mang sindikato, magaling mang brainwash. Katulad kagabi, may natutuklasan na naman ako. Abangan ninyo, hindi ko pwedeng ilabas kaagad. Mababantayan nitong mga maligno. Ang hirap eh. Abangan din ninyo yung isa kong panayam. Dinahandahan ko yan dahil kapag akin pong pero gagawa ako uli ng silo. Tingnan mo, papasok uli yan sila. Gagawa ako na silo. Patibong. Papasok kay mga bubo yan eh. Magaling lang yan kasi may koneksyon. Malawak ang koneksyon nila. Kaya ganun. Dito sa Palawan, sa halip na ikaw ay media man, katulad ko, naglalahad ako ng mga katiwalian para mangibabaw ang katotohanan. Pero anong ginagawa nila? Lahat ng media rito, ako pa ang pinagtutulungan. Sa halip na yung kapwa media ang tutulungan para sa ikagaganda ng industriya, ay ako pa ang pinagtutulungan. Ay ilan-ilan lang naman dito ang media na kumakampi sa akin. Nagsasabi na, sir, hindi talaga ako pwedeng makialam ha kasi takot ako. Ay, kinatakutan mo yung duwinding yan? Eh, Ginoo ko. Yan ang taong hindi ko kinatakutan. Kahit tayo lang ng balhibo ko, wala. Ako, ayawan ko lang. Binwas! Pagmamalaki niya yung amo niya, magtatapos din kayo. Kaya maraming nabibiktima ditong hindi nabibigyan ng katarungan. Ilang kababaihan na ang nawawala dito. Tapos kalalabasan, puro kalansay. Baka naman yung kalansay na yun, ilang beses na nag-recycle yan, ha? At ito pa, mas matindi. Lahat ng DNA dito, tingnan ninyo. Yung DNA case number, baka iisa lang. Binwas! Ngayon, alam ko mapaghandaan ninyo yan. Uy, baguhin natin. Maniwala ka, silipin ninyo. Karamihang DNA dito, kahit magpapa-DNA ka na paglabas, yung dulo na lang ng Jubilin case ang babaguhin, yun pa rin. paghahandaan na naman nila yan. Sige, paghandaan ninyo. Yan ang sinasabi natin. Taong bayan ang sumuporta sa atin. Gusto ng taong bayan lumabas ang katotohanan. Huwag ninyong gawing tanga ang mga taong bayan. Nasaan? Ilan ba yung nanonood ngayon? 2,930.
Hinaan pa yung aking internet. Yan o, oh, alam ko, nagpupugak-pugak na ngayon to. O, oh, hinang-hina o. Oh. Kawawa naman yung nanonood ngayon sa ibang bansa. O, oh, di ba? Ay talaga naman. Grabe! Kung talagang, well, grabe dito ang ano, grabe dito ang sabuatan. Sabi ko nga sa inyo, pero marami ding naaapi. Katulad ng mga babaeng nawawala, mayroon ding mga babaeng inargabyado. Marami ding nabubuntisan na anakan, pero hindi nagbibigay ng sustento. Hoy, sino kaya to? Oh, sabi nga ni Elgin Damasco sa akin, yung manyak na yan! Manyak daw ako? Ako yung manyak na walang asawa, siya tatlo! Tingnan nyo mga kabigwas, eh, pag oras na naglalabas tayo kay Louie La Russa ba ng naghihit-hit, pag pinasok natin sa YouTube ha, i-blurred ninyo kasi may kalukuhan din pala itong YouTube. Ayaw, suspindihin ka kung magpalabas ka doon na naghihit-hit. Bawal daw. Eh ano pala? Ah, paano namin ilabas yung katotohanan? Eh blurred mo lang mukha para pabor naman kay Louie. Uy! Nahiya pa kunyari. Pahiya-hiya ka pa? Kalbo na ka na oy. Basahin ko muna itong mga reklamo ng ating mga oy, salamat. Salamat sa panunood ni Hilario Rabi. Magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga ba? Ay siyempre, sa ating mga kaibigan, kay Janice. Ganun din, kay Janice, ano ba apelido ni Janice? Kalimutan ko na. Anong apelido ni Janice? Ha? Oh, Janice Kabangon. Oo. Oh, binabati ka ni Ding Grabo. Lin Angkog. Oh, binabati ka rin. At ganun naman din siyempre kay Maricar Balbon. Ha? Ay magandang umaga din sa iyo. Siyempre. At binabati ko rin si siyempre si Miss Mores. Aba, binabati rin at si Michelle Mores. Okay? At akin pong binabati yung mga nandiyan si Ma'am Rimi ng Japan. Oh, ganun din si Chichi Barsinas. Ha, si Yang Villalba. Hehe, alam na natin 'yan. Sino ang nakakilala kay Yang Villalba? Naabangan ninyo, baka mamaya magsalita dito si Yang Villalba. Dako, sige, lagot kayo. May uuwi ba talagang sasalubungin ng takip ng kaldero ba? Maniwala kayo. Okay, atin mo nang basahin itong mga sinasabi nila ditong minsahe ng ating mga kababayan. Ay, salamat kay Divino. Ay, sino to? Si Divino. Nasaan na ba yun? Divino Jesus. Maligrito. Ayan ha. Sabi niya, salamat po ha. Okay, at atin pong nanood sila ngayon. Salamat ha. Akin muna pong basahin yung inyong mga mensahe dito po sa mga taga Palawan. Kasi sabi niya, sir, puro ka naman lang hindi mo naman binabasa itong sa amin. Sabi ko, sige. Ito po ay mensahe po ito. Hindi ko alam kung totoo ba itong si Richard Ligad ito. Pero nakalagay dito kasi, pinorward lang sa akin ito, pero nasa grupo siya ng Jubilin Galino Latest Update. Babasahin ko lang po, sinabi dito, yung nagtatanong po tungkol sa mga kalansay at mga buto, hindi po nakrimit po dahil nasa korte po yan. Di pa po pwedeng pakialaman ng mga pulis at ng NBI dahil mayroon pang pending case po o mga kaso ni na Liubert Dasmariñas at Jubert Abaldistamon. At di pa nagsimula ang hearing dahil di pa sila hinuhuli ng pulis. Wala pang sumon ang dalawa.
bago magsimula ang hearing, punta pa sila ng piskal kung may katotohanan ba ang kasong ito o wala bago nila iakyat sa korte. Yan din, doon na sila hihingi ng third DNA or carbon dating at DNA test pagsisimula na ang kaso ni Jubilene Galino. At sa korte yan, at hindi po basta-basta makrimit ang buto at kalansay dahil mayroon pong questionable na mga bagay. Yan, wag po kayong maniwala sa mga vlogger at lalo na yung Misteryo Central Interactive, dahil kolorom yan at budol-budol pa, kasama yan ni Louie LaRusa. Adik po yan, galing po yan sa mental hospital. Ito yung pina ito yung pina-strike ko yun. Galing ba mental yan? Pina-strike ko yan, pinatanggal ko yan sa YouTube eh. Big Wash. Sa ano po yan? Jubilene Case Group po yan, ha? Ewan ko kung sino yan dyan. Ay pinorward lang sa akin. Pero nakalagay doon, ang nag-message daw, Richard Ligad. Hindi ko rin alam kung totoong si Richard Ligad yan. Ay totoo naman po, nandoon pa talaga sa korte ang mga buto. Kaya nga sila, delikado sila ngayon eh. Kaya nangangamba sila kapag nagtagumpay na. Hindi ko na muna babanggitin, ha? Mike, hanggat maari, hindi natin ilalabas lahat ng baraha. Kasi makakabantay sila eh. Ito ang abang-abangan natin. Ito, nagbibigal na sila. Sir, good evening. DJ Asni, ay kanina ito. Ito kabila. Sir, wag yung banggitin ang number ko. Bakit? Ito sabi niya, sir, wala ring hustisya ang pagkamatay ng buong pamilya Muniz na binangga ng Coast Guard gamit ang kotse na EcoSports. Oo nga, wala ba? Hindi ba sila ibinayaran? Okay, good morning sir. Tommy, banatan mo yung mga tiwali dyan sa Palawan. Naghahasik ng lagim. Okay, salamat po sa inyo pong pagtitiwala. Sabi naman ng 233, good morning Kabigwas. Pabati naman kami dito sa Inarawan, Antipolo City. Especially kay Chris Ramil at Pudang at kay Baka. Lagi kami pong nakatutok sa inyo po, sir. Salamat. Okay. Saling nagaling naman sa 1188, sir Tommy. Pabati ako, GR from Bulacan. Di uso delikadisa dyan sa Palawan. Di daw uso yung delikadisa. Siniraan din yan, himpilan nila ang kagawad ngayon, Luis Barkayda, nang nakaupo na, nanahimik na ang bandera, bandirang kapos. O, kita nyo? Kasi anong nagalit nung binira niya ng binira si Hagidorn, nung umaksyon si Hagidorn, bigla niyang pinuri. Yan ang mga taong walang paninindigan, kaya dapat yan hindi niya magtagal dito. Lumayas ka rito. Bigwas! 4644, bigwasan mo na yan lahat, sir, para matudas, magdamayan sila sa kulungan. Okay. Yan po mga kabigwas. At atin pong bigyan ng pansin itong nandito sa live. Atin pong magbasa nga tayo dyan bago tayo, kasi nandyan na yung susunod. Tama ka Sir Tommy, ingat lagi. God bless laban ka Sir Tommy, watching from Cavite, Nia Alo. Ayan, ha. Okay. Francia, sana yung iba. Okay. Tingin naman iba. Francia NBP, pabati naman po sa Burhal family sa Palawan. Okay, saan pa? Ito naman, Gluhandros Rogers, worldwide and viewers mo Sir Tommy, God be with you sir. Ruel Fernando Diaz, sir, patugtog mo yung kanta na Sige Cindy. Bagay yun sa magsindi ng katol. Ayan, kita nyo na. Tapos, kita mo kagabi. Kagabi po, mga kabigwas, mayroon pong nahuli.
May nahuli, alam ko, labing isa, na bypass operation kuno ng mga drugs. Ang nagko-cover, exclusive, Bandera. Ang Bandera din. Big Was. Big Was. Ngayon sila ngayon nagbabalita. Yung ano, sabi ng mga nagko-comment, ba't hindi ninyo unang hulihin yung nagbo-broadcast dyan? Eh, nandiyan yung adik eh. Baka alam niya kung saan nagsusupply yan. Eh, siyempre, humihit-hit yan eh. Ikaw walang delikadisa, ano? Ngayon ang sinasabi ko, makakapal ang mukha. Wala silang pakialam. Alam mo kung bakit? Ipinagmamalaki nila. Oh, pinaplakwit ako. Biglang ano yung aking kuryente. Ah, ingat-ingat kayo. Oy, nakalive pa ba tayo? Tingnan mo yung transmitter. Tingnan mo muna. Ha? Hindi, sigurado ka? Baka dito lang yan. Ayan. Ayan, sigurado. Okay. Nagplakwit oh, namatay yung aking ano rito oh. Yung aking... Okay. Basahin nga natin yan. Good morning, Idol. Pa-shout out po sa aking love na si Martin Cardiente. God bless. Lagi po. Watching from Hong Kong, CC. Idol Tommy, ingat sa pakikipaglaban sa katotohanan. Oh, 3K ang viewers po. Alayko Equires. Yun. Rolando Cortez. Si pa-shout out, Sir Tommy, from Caloocan, Quezon City. Yun. Nawala yung aking ano eh. Ang aking oats pinaplakwit ako. Oats Ivy. Yan, oats Ivy. Yan ha. Talagang oo, ayaw nilang pinaplakwit ako dito. Naranasan ko rin dito ang tinatawag nating mga panghaharas. O, basahin natin. Michael Angilo, Valencia Cruz, watching from Angeles City. Bing Ambong, Sir Tommy, watching from. Saan yan? Oh, ay si Inday Gilda Itom, wala sila sa ayo, sir. Oo, totoo naman. Oo, hindi na kailangan marami yan. Kasi importante nito, ano na, kasi pa, ano na tayo. Okay, kasi nandiyan na yung ating susunod na programa. Ay, ilang minuto na lang. Basahin na lang natin itong mga nanonood. Sige nga. Shout out from Balamban, Cebu. Sino yun? Ibalik mo nga. Balamban, Cebu. Sir, yung anak na 2 years old, kilala ka na, sir. Oy, taga Balamban din ako ha. Taga Kambuhawi ba? Taga Samang. Ayan ha. Magkakapareho tayo dyan. Ha? Lahing Ilocano at Bisaya. Parehong matigas ang dila. Ha? Napapakinabangan pati dila matigas. Ayan ha. Okay. At nawala man ang aking stinger dito. Ayaw naman nila at ang stinger ko. Hindi bali. Sige. Wala na. Namatay. Wala na. Okay. Mga kabigwas. Ito na. Okay na. Okay na. Okay na. Bakit nagpapatay-patay ito? Oh, huwag niya sabihin na binarang na naman tayo rito. Kaya baka makatikim. Siguro, ang dami nilang kakampi. Pati siguro mambabarang ba? Ano ba nangyari nito? Hindi ko na ma-open. Oh. May maligno siguro dito ba? Kaya wala. Wala na. Hindi ko naman, ano, wala na ako stinger. Okay, mga kabigwas, ito, Raymondo Domingo. Ano yun? Oo nga po, sir, pinagpakita nilang kunyari nakahuli sila ng drug addict pero sila hindi nahuhuli. Tama ka. Ayun, ha? Lahat mga kabigwas. Ayan, talagang malapit na. Itong alas 10:54 na po, mga kabigwas. Nandito na po ang susunod na programa. Ito pong tinatawag na serbisyo publiko at argumento. Susunod na po. Kaya ako po'y dahan-dahan na rin magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo. Abang-abangan ninyo. Ibibiglain ko, isusurprise ako kasi hindi ko sasabihin mo kaagad. Mapaghandaan nila eh. Mayroon na po tayong mga development. Maraming salamat sa inyong support. Hindi ko po sisirain ang inyo pong tiwala sa akin po. Maniwala po kayo. Sinasabi ko, magkakaibigan tayo. Basta tayo'y nasa katotohanan, nasa totoong katarungan, ang hanap nito'y katarungan, kahit sa huling patak ng ating dugo, lalaban tayo. Ipaglalaban nating lumitaw ang katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Lagi ko pong sinasabi sa inyo yan. Kung kayo may nalalamang katiwalian, kapalpakan, pang-aapi ng mga opisyal sa lipunan, huwag po kayong mag-atubili na magsumbong sa aming himpilan. Partikular na po sa programang ito, huwag po kayong matakot. Laging tandaan, ang takot ay nasa isip lamang. Ako po si Toby Abile, ang inyong sumbungan at sandigan para labanan ng mga katiwalian. Ako ang inyong Bigwas!